sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak ay mapagindapatnawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam sa aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamising kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo. Alang-alang sa kanila, sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila, nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagbula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.
ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas, kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Hindi sila umimik, kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit. Pinagaling sa kapinayaon. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, kung kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila makasagot sa tanong na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Ang pagpapasya po natin sa buhay ay naaayon kung ano ang mahalaga sa atin. Kung anong pipiliin natin, anong gagawin natin, naaayon kung ano ang mahalaga sa atin. Nakakatiyak ako sa araw na ito, unang Biyernes ng buwan. Narito kayo, yung iba, siguro nagbalikan na galing probinsya. Dahil may pasok ngayon, hindi nakapag-leave. At dahil nandito, dahil mahalaga sa atin, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kahit mainit, kahit siksikan tayo sa loob, may mga deboto sa labas, tiniis ang init ng araw, dahil mahalaga ang mahal na pong Jesus Nazareno sa kanya. Kaya narito, kaya pinipili na pumunta rito ngayong unang Biyernes ng buwan. Ganon din naman pagkagising natin. Pagkagising, mamimili ka. Yung iba, mas gustong kumain bago maligo. Yung iba ho, mas gustong maligo bago ko tapos kakain, bago ho pumasok. Kung ikaw ay nagda-diet,
ligo lang, walang kain. Kung late ka na, alis na. Walang kain, walang ligo. Yun talaga ang malupit. Pag-toothbrush ka naman, ha? Yung pagpili natin na ayon sa mahalaga sa atin. Si Jesus sa Ebanghelyo, tinanong ang mga Pariseo, pag-araw ba ng mamamahinga? Tama ba na magpagaling o hindi? At ang sagot ng mga, hindi sa mga sagot eh. Pero ang mga Pariseo, mas nakamahalaga sa kanila yung pagsunod sa utos, kung anong nakasulat. Kailangan sundin yun. Medyo, aminin natin, medyo rigid sila sa pagtupad sa utos. Kaya nga, di ba, maraming pagkakataon na nang si Jesus ay nagpagaling sa araw ng pamamahinga, nag-iisip na sila kung paano nila papatayin si Jesus. Dahil si Jesus, ang tingin nila, hindi siya sumusunod sa utos. Pero si Jesus tinuturo sa kanila, ano bang mas mahalaga? At sa yugtong ito sa Ebanghelyo, tinuro ni Jesus, ano ang mas mahalaga? Ang piliin ang kabutihan. Ito nais ituro sa atin ni Jesus, na bilang mga deboto din, tagasunod ni Jesus, ang piliin natin ay kabutihan. Hindi kung anong nakagawian, hindi kung anong nakasanayan, ganun ang pagtingin ng mga Pariseo, kung anong nakasanayan, dito tayo, kung anong nakagawian natin, eto tayo, kung ano yung tradisyon natin, eto tayo. Pero, si Jesus tinuturo, op, teka lang, ano bang mas mahalaga? Ang gawin ang nakasanayan o piliin ang kabutihan? Kaya pinagaling ni Jesus ang taong ito na may sakit sa harapan ng mga Pariseo dahil gusto niyang ituro, ito ang pinakamahalaga. Ang pagpili at paggawa ng mabuti. Sa atin ba ho, mga Kristiyano, ano ang pinipili natin? Ano ang inuunan natin? Baka pwede tayo matuto sa halimbawa at turo ni Jesus na sa ating pagtrato sa kapwa natin, sa ating pagtrato sa taong malapit sa atin, piliin natin na tratuhin sila ng may kabutihan. Pangit naman ho, no, pag Kristiyano, tapos hindi naman mabuti o pinagmamalupitan yung kapwa niya. Sana mula sa ating debosyon, mula sa ating pagmamahal kay Jesus, kaya din nating sundin ang aral at turo niya na tatuhin ang kapwa natin ng may kabutihan. Hindi lang po ito paminsan-minsan, hindi lang pag birthday mo, pipiliin mo maging mabuti. Wala naman po akong problema. Pag may mga tao na pipiliin na magpakain, pag birthday niya, okay naman yon, wala namang problema ko doon. Pero kung sa ibang araw, maliban sa birthday niya, hindi ko magawa ng mabuti, teka, parang may mali, no? Nagpa-picture lang. Pero kung yun ay nagmumula dahil sa kabutihan niya, consistent siyang magiging mabuti at gusto niyang ipakita ang pagiging mabuti, lalo na sa kanyang kaarawan, okay yun. Pero kung birthday mo lang, gagawin mo yun, pag-isipan mo din. Ano mang mahalaga? Anong pipiliin natin? Naayon ang pagpili natin sa kung ano ang mahalaga sa atin. Kaya maganda rin, ano, iniimbitahan ko tayo lahat. Tignan niyo yung values natin. What is important to us? What do we value? What do you value? Sana ang masagot natin
I value God. Ang mahalaga sa akin ay ang pananampalataya ko. Ang mahalaga sa akin ay ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya pinipili kong maging mabuti. Pinipili ko na maging mabuti sa kapwa ko. Dahil ang mahal na pong Jesus Nazareno ang nagturo sa akin paano ba magmahal. Ang Diyos ng pagmamahal, ang Diyos na nagmamahal sa atin, pinipili ang kabutihan. Hindi ba ganun naman? Ang tao nagmamahal, pinipili ang kabutihan. Pero ang taong puot ang laman, pinipili niya ay kasakiman. Ang pinipili niya ay karahasan. Kaya maganda rin to look in, tingnan yung puso natin. Tingnan ang mga mahalaga sa atin. Do we value God and our faith who teaches us to love? Siguro ito po yung pwede nating baunin sa ating pagdiriwang na ito. At ganoon din sa pagninilay natin sa unang Biyernes ng buwan na ito. Nahayaan natin, no, natulungan tayo ni Jesus at turuan tayo ni Jesus paano magmahal. Ang sinusundan natin ay ang Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya pwede rin, no, na hilingin sa ating pagdadasal na turuan din tayo ni Jesus paano magmahal. At kung ang pagmamahal sa Diyos ay nagmumula sa puso natin, ang pagpili sa kabutihan ay nagiging automatic na. Dahil ang Diyos ang nasa puso natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at sinimulan bilang hari ng simbahan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa,
buhay at kamatayan ang iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay itubusin ni Jesus. Sa punong kahoy na nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumaway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, hinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay ng main minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Salamat po sa Panginoon.
Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli namin panawagan sa inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, tilata o canned goods, instant coffee, sabong pampaligo at panlaba at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Announcement, available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taon 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula ikaulo ng umaga hanggang ikaslima ng hapon, Lunes hanggang Webes at Sabado. Sa Biyernes, ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng umaga. Sa Finance Office at BPI Entrance, may karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, patuloy po nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit.
Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na po ang Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.